joke ako, uwi ko lang galing sa part din ng Mir. And grabe, 75 euro na naman yung nawaldas ko. Pero ano naman, sige, justify ko na naman yung sarili ko. Almost half doon, essential naman. Gusto niyo bang makita? Ito, galing ko sa aking favorite store. And, ayan, sige, lalatag ko muna para makita nyo. So, yan. And then, ito. So, unahin natin yung mga essential kung binili. Una, ito. Wait. So, binili ko siya lahat sa CrowdFat. Ayan. Ito lang talaga yung dahilan kung bakit ako lumabas. Kailangan ko to, napkin. Tapos, biglang naakit ako kasi yung toothpaste ay 7 euro, tatlo na siya. Eh kapag individual mo siya binili, parang 3 something. Tapos ito naman, ito. 10 euro. So, meron kasi ako ngayong crisis sa aking buhok. Like, lagi na akong nag-hair fall. Tapos yung mga hair fall ko talagang malala. Kaya, ayan, bumili ako ng tatlong iba't ibang shampoo. Sana, maging maganda yung kalabasan. Sana, hindi taluyang masira yung buhok ko. So, ayun, tatlo to shampoo. Tapos ito, conditioner. And ito, kailangan ko to. Kasi walang pang hilod. So, ito na lang. Then, yan, ito, mahalaga din to. Katulad ng toothpaste, mahalaga to. Dental floss. You always floss your teeth. And, yan, candy. Tapos, mask. Bihira lang akong bumili nito kasi mahal. Like, isang piraso, 3 euro. Oo. 3 euro yan. Then, sunod naman, ito, binili ko sa Action. Yan. Ito, yan talaga. Luho ko yan. Yung lahat ng related sa art. Art and crafts. Luho ko. So, yun. Naka 10 euro ko lahat na yan. Tapos, ito. Hindi ako magbe-bake. Kundi, gagawin ko siyang tabo. Yung gitna lang. Kasi, ayun nga. Alam naman natin na kapag nandito ka sa Europe, walang tabo. Tissue lang talaga. And nung sa NL kasi, may bidet kami. So, hindi yun problema sa akin. Eh ngayon, tissue lang talaga. Pero syempre, nag-improvise ako nung pagkarating ko dito. Yung lalagyan ko ng toothbrush, yun yung tabo ko. Kaya, ngayon, bumili na ako. Ito naman. Then, ayan. Sa Action yan. Tapos ito. Wala. Sa Flying Tiger ako nakakahanap ng mga cute stuff. Ito bala ko naman siya pang regalo. Itong dalawa. Tapos ito, for my dino. Then, ito. Ay, nako. Bigla akong naakit din yan. Kasi, magbabalik loob na ako sa pag-workout na sana ay talagang magtuloy-tuloy. Yeah, yun. Wish me luck. Sana magkaroon ako ng vlog na nag-workout ako gamit yan. Ayun lang. Tapos, yung last sa Primark. Wait lang. So, ayun na nga. Yung sa Primark. Ay, nako. Ever since sa NL pa lang talaga. Favorite store ko na yung Primark. As in. And, una kong binili ay sige, ito muna. Shoes. Let me explain kung bakit. Kasi, ito. Ito yung dati ko. And, sira na talaga siya. Like, kay ko. Alam kong meron siyang sentimental value kasi sa Marikina pa siya galing. Pero, masyado nang matagal. Ay, matagal niya na ako na pagsilbihan. Oras na para palitan ko kasi talagang sira na siya. Kasi kapag bumili ako ng sole lang, yung lalagay doon, 5 euro. Eh, naisip ko, 5 euro, meron na rin akong shoes na bago sa Primark. So, nakabili nga ako. 5 euro to. Cute lang. Simple lang. Simple lang natin. Tapos, ito, headband. Ito, for 3 euro. Kasi yung ano ko, yung headband ko dyan, parang
Masyadong ano, ewan ko, hindi ko ma-explain. Basta ito yung hinahanap kong headband eh. Wala nga lang siyang ngipin. Gusto ko sana yung may ngipin. Eh, wala din. Pero ito na yung pinaka maayos kong nakita. So, yan na lang. And, ito. Dahil, sobrang malamig na talaga. I mean, malamig na. Bumili na naman ako ng hoodie. For 8 euro. Ano siya? Simple lang. Yan lang yung design niya. Reduce, reuse, recycle. Kasi environmentalist ako. Char! Wala, simple lang. Gusto ko simple lang. Tapos, oo, grabe. Naalala ko nung high school kami. High school pati college. Lagi ako nang hiram ng hoodie. Though, meron naman ako mga hoodie. Pero, ewan ko. Iba lang kapag, ano, sa mga kaibigan kong hoodie yung ginagamit ko. Then, last, ito, wallet. Kasi, sira na rin yung wallet ko na regalo sa akin. I mean, gusto ko siyang i-keep kasi nga regalo, pero kasi sira na talaga. I mean, may punit na. Kaya, ayun, ito naman, 4 euro siya. Cute nga eh. Ayun lang, yun yung mga nabili ko. Hindi na ako kumain sa labas kasi 75 euro na lahat ng nagastos ko. So, bale, last luho ko na to kasi kailangan ko talaga mag-ipon. Seryoso talaga. Sinabi ko na sa friend ko na tulungan niya ako. I-remind niya ako lagi na hindi ako bibili ng luho na. I mean, I've got all I need. Okay na to. Ano na, ang sunod kong... Kasi kailangan ko talaga mag-ipon. At mag-aaral na ulit ako. Sana. So, ayun. Yun lang yung aking mga nabili. And... Pahinga lang ako, tapos maliligo na ako. And time check. 6:36. Pero ang liwanag pa. Diba? Pero ano na, autumn na. So, magpapalit na ng ano, ng oras. Kapag sa winter, madadagdagan na ng isang oras. Yung time difference namin. So, yun. Share ko lang. Nakalayas ako ng ganito yung kasuotan ko. Comfort. Yan yung pinaka-comfortable akong suot. Sweatpants, tapos sweater. Kasi ayoko talagang nagpapantalon. As in, ayoko nagpapantalon. Unless na lang kailangan. I mean, para maayos yung forma. Pero, most of the time talagang sweatpants lang. Ayun. Tapos, ano ba? Oo, yun lang. Ito yung ginagawa kong tabo, o. Diba? Ano? Tama na ang isang buong pagdudusa. Hindi na talaga kaya. Kasi ang liit niya, onti lang. Tapos, hindi ko alam, buti hindi nagtaka yung host mom ko. Bakit ako nang hiram ng pail. Oo. Ito. Tada! Oh, sorry. Sabi ko, hindi talaga ako makakasurvive dito kapag walang tabo. Kaya, ayun. Kasi talagang, ito lang, tissue lang talaga. Tissue lang. Hindi kaya. Ayun lang. So, tatlo siya. Yung sa pinakita ko nga kanina. Iba't ibang sizes. And, ang gagamitin ko lang ay yung gitna. Okay, so, diba? Aray. Kita nyo naman yung difference, oh. So, ayun. Good luck. Ito, iuuwi ko na lang. Pang gagamitin ko talagang pang bed. Pero ito, tabo. Ito, tabo. Ayun lang. So, quick share na ako ay magdi-dinner na. Chicken na may mushroom. Normally, depende. Depende siya. Minsan sumasabay ako sa host family ko. Minsan hindi. Pero, kaya ko siya isi-share sa inyo kasi... Simula na pumunta ako dito, once a week na lang ako nagre-rise. And, hindi dahil sa sumusunod ako sa culture nila, pero kasi most of the time, tinatamad ako magluto. Ay, oo, hindi yun magandang kaugalian dahil pagkain nga. Pero, ang ano naman kasi, ganito, parang simula nung dumating ako dito, nakakatamad kasi, para sa akin na lang ako magluluto. Like, parang gusto ko, nagluluto ako para sa ibang tao, pero kapag para sa akin na, naaano ko, parang nakakatamad. Ang weird. Pero, ayun nga.
inaayos ko naman. Promise, inaayos ko talaga na. Kasi nga, mahirap pag nagkasakit ako, walang mag-aalaga sa akin. Kaya, inaayos ko na ang aking kalusugan. Nabawasan ko na ng onti yung mga unhealthy foods. Pero, ano naman, ganito, kompleto pa rin yung meal ko, pero most of the time, bread na lang yung kinakain ko talaga. Ito, masarap siya, tignan nyo. Niluto, yung, ako nagluto kanina, tapos, niretoken na lang nila. Feeling ko kulang sa lasa, kasi nadagdagan siya ng, alat. Kanina siguro mataba. And, ayun, next time, sige, yung susunod kong, yung mag-vlog ako na luto naman. Luto. Marunong kasi na ako magluto. Oo, promise. Tapos, ayun. Yun lang kain ako. Thank you for watching this vlog. Nakita nyo na yung side ko na magastos. Pero, sinasabi ko sa inyo, most of the time, ang gastos ko lang talaga pagkain. Minsan lang yung ganyan. Tapos yan, nakita nyo na yung luho ko. Ang luho ko talaga ay lahat ng art materials. Or, sa Primark talaga. Sweater. Ganun. Sweatpants. Pero kanina wala akong natipuhan na sweatpants. Kaya, sweater lang yung binili ko. And, ayun nga. Pinalitan ko na ang mga dapat palitan. So, yun. Hope you enjoy this vlog. Don't forget to subscribe to my channel, like this video, and comment down below kung ano yung gusto nyong i-vlog ko. Or, pwede rin mag-suggest kayo sa akin ng subject, kung anong magandang subject para sa tula. Tapos, gagawan ko ng parang spoken poetry. Ganun. Ayun lang. Thank you and keep safe. Love you all. Bye-bye.